moral turpitude. Ayan. The Supreme Court already answered that question in August 2009. But Justice Carpio does not inform us so. The Supreme Court clearly ruled in the case of Republic versus BBM that his failure to file ITR does not involve moral turpitude. Nandun pala sa decision ng Supreme Court na alam din ni Justice Carpio, pero ang sabi niya, Justice Carpio does not inform us so. But the political enemies want the people to talk about Marcos' crimes to distract us and blacken him. Please, do not quote me. Munti ko lang mabase pangalan mo, Commissioner. yun ang sinasabi ko sa inyo. Bilis na to. Meron po akong kausap, isa pong top COMELEC official. Pero ayoko sabihin sa inyo pangalan. Ano? Ka-message ko po siya. Ito po. Ayoko sabihin pangalan, baka bumagsak sa kanila yung bumagsak sa kanya yung kaso eh. Ito po ano. 'Di ba meron pong final na kaso, cancellation petition for cancellation of certificate of candidacy. Alam niyo naman ang istorya niyan. Nagsulat si isang bayan convener, ano ba, chairman yata, si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nagsulat sa Inquirer, sa column niya, tapos sabi niya, nagbigay siya ng mga tip kung paano madi-disqualify si Bongbong Marcos. No? Binanggit niya yung kaso tungkol sa magkaiba pala yun dyan. Pagka pala failure to report yung income tax return. Iba pala yun. Hindi naman automatic na pagka nag-fail ka tax evasion na. But of course, technical yun. Well, anyway, tapos doon, nag-file na ng kaso ang ilan pong mga supporter, mga yung iba daw doon, human rights victims, mga at ang nag-abogado sa kanila, si Attorney Theo Duterte. Tapos, ngayon, meron pang ibang magpa-file na puro taga, yung iba, yung isang nakita ko, taga isang bayan. Natanong pala si Nanay Lenny dito. Sabi niya, wala kaming alam dyan. Ha? Wala kaming alam dyan. Parang ganun. Totoo ba? Totoo ba? Okay lang. Natawa lang ako dun sa wala silang alam dun. Anyway, eto po, ang haba kasi nung message. Eto, haba. Hindi ko napapakita yung pangalan. No? Message tong isang commissioner dyan sa COMELEC. Tanong ko kasi, what do you think of the BBM disqualification petition? Sana ay pagtiyagaan nyo dahil English to eh. Alam nyo naman ako, ropor ako pagdating sa English. Pagtiyagaan nyo at babasahin ko. Ano? Uy, si Budoy Palaboy, UK. Oy, thank you. Thank you sa padala mo, Buday Palaboy. Ayan, thank you. So, yun ang tanong ko. Ano masasabi niya sa BBM disqualification petition? At sabi niya, first, it was filed out of time. May iba kasing school of thought na nagsasabi na 5 years lang dapat, parang ganun. Anyway, yun ang sabi niya. Second, on the merits, sabi niya, BBM did not lie when he checked no for the question. Ay, magandang gabi po kay Kuyang Ruel Costello. Costello, thank you. Kumusta po dyan sa Down Under? Naputo lang. Babasahin ko muna, mamaya ako na lang kayo babalikan. Second, on the merits, ulitin natin from the top.
Sabi niya, first, it was filed out of time. Second, on the merits, BBM did not lie when he checked no for the question. He was convicted for non-filing of ITR, but the conviction did not impose the penalty of disqualification or DQ. Only the penalty of fine, multa lang. Some say perpetual disqualification prescribed as penalty in the National Internal Revenue Code as introduced by PD 1994 Section 286, which took effect on January 1, 1986, is an accessory penalty that goes with the penalty even without mentioning it in the judgment. Meron daw pong nagsasabi na yun daw pong disqualification, kahit na hindi pa banggitin, kasama daw po yun sa accessory penalty sa judgment sa kaso ng non-filing of ITR. And sabi nitong si Kume, that is wrong. All the penalties where there is the accessory penalty of DQ are specified. Sabi po niya, from prison correctional, prison mayor, at ito po mga binabanggit ko sa inyo, mga sentensya po ito, reclusion temporal to reclusion perpetua, even death. Section 12 of the Omnibus Election Code also mentions that imprisonment over 18 months and conviction for moral turpitude carry DQ. And it states that all such disqualifications end 5 years after service of sentence. Fine as penalty is never mentioned in any law as carrying also the penalty of DQ, whether as principal penalty or accessory penalty. The sentence imposed on BBM does not mention DQ. Sabi niyang ganun. Ganun. Kaya meron, hence, sabi niya, it was never understood by anyone, including the fiscal and his political enemies, to include DQ. Hence, nobody questioned his running for congressman, senator, and VP. Wala daw pong nag-question sa kanyang pagtakbo bilang kongresista, senador at pangalawang pangulo. Of course, BBM never knew he had a DQ. If you ask him if he has been disqualified, why should he answer yes? And now that he answers no, you say he made a deliberate false material representation? Ha 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 ha! Sabi niya ganun. How political enemies wish him to be crazy in giving the answer. Ayun. Pasensya na kayo, mahaba eh. Kayo na bahalang umintindi. Oo. Moral turpitude. Ayan. The Supreme Court already answered that question in August 2009. But Justice Carpio does not inform us so. The Supreme Court clearly ruled in the case of Republic versus BBM that his failure to file ITR does not involve moral turpitude. Nandun pala sa decision ng Supreme Court na alam din ni Justice Carpio. Pero ang sabi niya, Justice Carpio does not inform us so. But the political enemies want the people to talk about Marcos' crimes to distract us and blacken him. Please, do not quote me. Munti ko lang mabase pangalan mo, commissioner. Yun ang sinasabi ko sa inyo.